Sapagkat hindi lamang isa, good news din ito. Kundi dalawang good news ang dumating sa buhay ng isang benepisyaryo nang siya ay napabilang sa dalawa sa mga programa ng DOLE, partikular na yung Special Program for the Employment of Students o itong lagi nating binabanggit, SPES. Ay, gustong-gusto ko itong portion na ito. At Government Internship Program o GIP. Panoorin natin si Reyna Lynn Maylas. Sa panahon ngayon, isang paraan din ng self-care ang pagpapaunlad ng sarili tulad ng pangangalaga ng isipan, pagbubukas nito tungkol sa kalagayan ng komunidad at higit sa lahat sa pagpapalawak ng kaalaman. Mga ka-OMJ, mula sa mga programa ng Department of Labor and Employment, partikular na sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o SPES at Government Internship Program o GIP, ay nagsilbing tulay ang mga ito para sa isang mapalad na benepisyaryong natanggap sa dalawang programang ito kung saan nahasa ng mabuti ang kanyang abilidad at kasanayan. Ginamit niya ang mga programang ito bilang susi upang buksan ang pintuan ng oportunidad na madagdagan ang kaalaman sa maraming bagay at pagtataguyod ng kanyang mga kakayahan. Kaya naman, lubos niyang ikinagagalak at pinahahalagahan ang pagiging bahagi ng mga naturang programa ng DOLE. I'm Reyna Lynn Maylas. I'm 28 years old from Arizona, Nueva Vizcaya po. For the SPES po, I learned how to research and then natuto po akong makipag-communicate sa ibang tao. Natuto din akong magsulat since minsan po pinagkagawa ko ng mga communication letters, pinag-edit po ako ng mga executive orders, and nag-grammar check po ako. Sa pagkakataon na ibinigay sa kanya na mapabilang sa mga benepisyaryo ng SPES at GIP galing sa DOLE, ay hindi siya nag-atubiling asikasuhin ang mga requirement at kaagad niyang pinaghandaan ito. Ang Special Program for Employment of Students o SPES ay isa sa mga programa ng Department of Labor and Employment na may layuning tulungan ang mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mga kabataang kapos sa pangangailangang pinansyal upang makapagtapos ng pag-aaral. Samantala, nagbibigay din ang DOLE ng pagkakataon para sa mga nagnanais na ipagpatuloy ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng programa nito na Government Internship Program. Binibigyang pagkakataon nito ang mga benepisyaryo na mapagbuti ang kanilang mga kaalaman, gayon din ang pagtulong sa kapwa habang sila'y nabibigyan ng allowance pantustos sa kanilang pag-aaral. Sobrang laki nung naitutulong na itong SPES and GIP. Hindi lang siya temporary. Sobrang happy po kasi nagkaroon ako ng opportunity to work. Ito yung opportunity for me then to help the people. Kahit intern ako, may mga nagawa ako to assist people. Actually, nung nalaman ko yung SPES program po, talagang gusto ko siyang i-take kasi nga po, sobrang laking tulong nun na makapag-enroll ako and ma-support ko yung studies ko. Naniniwala si Reyna Lynn na habang may oportunidad upang makapag-aral at matuto, ay lubusan niya itong gagamitin para paunlarin ang kaalaman at kakayahan sa pagtulong sa kapwa. Hinding-hindi niya malilimutan ang karanasang mapabilang sa dalawa sa mga programa ng DOLE, partikular na ang SPES at GIP. Learning is a lifelong process. Hindi yun natitigil after you graduate. So, kailangan mong pag-aralang matutunan yung iba pang bagay so that you can develop a lot of skills na pwede mong magamit in the work field. Ako, si Reyna Lynn Maylas, isang SPES and GIP beneficiary. Ay, nakakatuwa ako. Si Reyna Lynn. Pagkaganyang attitude, alam mo, na-inspire ako, na-energize ako. Diba sabi niya, mayroon siyang natutunan na magagamit niya sa mga susunod pa niyang mga gawain. Yes. Looking forward. At saka yung pinagyayaman niya, yung natutunan niya. Kasi ang ganda niyan eh, yung natututo ka na maging employee, kahit na estudyante ka pa lang. Dapat nga magsisimula ka sa ganoon. Oo. At natulungan siya na hubugin sa pamamagitan ng SPES at GIP ng DOLE. Kasi hindi nadadala yan sa palakasan ng dating. At saka sa pagandahan. Oo. Nasa linya natin, Kuya. Yes. Okay, halika, kausapin natin si Reyna Lynn. Magandang umaga sa iyo, Reyna Lynn. Okay na? Reyna Lynn? Hello, good morning. Ayan, good morning, Reyna Lynn. Kasama natin si Arnel at si Director Rolly.
Okay, Rinrin, kamusta naman yung karanasan mo bilang isang spes sa GIP beneficiary? Ibahagi mo lang sa amin kung anong programa na ito para sa mga nais yung mag-apply. Para yung mga nakarinig sa'yo, nakapanood sa'yo, medyo bigyan mo ng mga tips. May sobrang worth it po kasi ang dami kong natutunan during my spes and GIP stints. And hindi lang po ako, also my brother po, he was a spes beneficiary po, and then my sister was a GIP beneficiary. So sana may mga estudyante na mag-apply din and take the opportunity kapag in-offer to ng gobyerno kasi ang laking tulong talaga sa kanila, especially for their studies. And of course, yung mga learnings na natututunan nila while working as spes or GIP, magagamit nila sa work field in the future kapag ka-graduate nila. Oo. Miss Reyna Lynn, paano ka ba nakapag-apply dito sa dalawang programa na ito ng DOLE? Ano yung mga hinanda mong requirements? Paano mo pinaghandaan yung pag-a-apply? Nabalitaan mo ba to sa kung saan? Nakita mo sa website? O paano? For the spes po, in-inform po ako ng SK chairman namin, si Lyra Tabahonda. So, ilang slots lang po yun. So, nung nag-apply po ako, nag-submit ako ng requirements agad. May mga forms po, and then mga ID pictures. And of course, yung mga sa school po, certificate of enrollment kasi kailangan enrolled ka. For, kapag OSY ka naman po for spes, kailangan po meron kang goal na mag-aral next year. Kasi yun yung dahilan kung bakit may spes. Pag OSY ka, dapat mag-enroll ka. Kaya nga, bibigyan ka ng opportunity to work para may pang-tuition ka. Ayun. And then for the GIP po, in-inform po ako ng former executive assistant ng munisipyo po na may slot for GIP. He gave it to me po. And then, ayun po, nag-submit din ako ng mga requirements and I started working at the mayor's office po. Yun, so, very good. So, ganda kanya exposure. Oo. Director, yung binanggit niya, may magkakaroon siya ng pang, tama ba ako, para siya magkakaroon ng pang-tuition? Binigyan siya ng chance na magtrabaho muna para pag nakaipon siya, ituloy niya yung pag-aaral niya. Ang ganda nung objective. Yes, for OSY yun. Para sa mga out of school youth. Yeah, for high school, college, and then out of school youth po. So, ang ganda, bukod sa nagkaroon ka na ng karanasan, na-train ka, mayroon ka pang pandagdag mo sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral. Yes po. Ang galing, ang galing. Director, yung SPES at GIP natin, kung mayroon kayong figures na maibabahagi, gaano na ba karami yung nabibigyan natin ng ganitong klase ng programa ng DOLE? Wala akong ready figure ngayon, pero alam ko, libo-libo na yung nakinabang na ating mga kabataan dyan sa mga programa yan, ang SPES at GIP. Napakaswerte ni si Reyna Lynn. Kabilang siya doon sa mga libo-libong kabataan na nakinabang. Saan LGU ka ba, Reyna Lynn, nag-GIP? Sa LGU Aritao po in Nueva Vizcaya. Ah, sa Aritao. Nueva Vizcaya, ang layo pala, no? Alam mo, maganda yung kasabay mong GIP. I'm sorry? Ano po yun? Kasabay mong GIP. Napuputol ka, Director. Mga ilan daw yung mga nakasabay mo yata na mga nag-GIP? If I'm not mistaken po, 20 kami. And almost half po noon or maybe 15 of us were hired din po by LGU Aritao after. Very good. Na-absorb po kami. Ang galing. Ibig sabihin, from SPES and GIP program, parang kampante ka na after that, mayroong kaagad na trabaho. At saka kasi ready ka eh. Ready ka eh. Kaya wala ka nang, hindi ka na masyadong kinabahan. Tama ba ako doon, Reyna Lynn? Yes po. And maganda po kasi exposure namin. Since office work po siya, mostly po talaga clerical work po yung ginagawa namin. Ako po sa executive department, pinagawa po talaga ako ng mga communication letters, nag-edit po ako ng mga executive orders. Edy, ang galing-galing mo na. So, nakita nila na, siguro nakita nila yung capabilities namin at sinar po talaga kami. Oo, tsaka kumbaga yung mag-hire sa'yo, meron makikitang record mo, may track record ka eh. Oo. Diba, hindi sila nang huwag. Yes po. So alam mo, maganda pa, Director, yung makita natin kung yung mga nag-beneficiary ito, nakapagtrabaho, kung kamusta sila ngayon, ano? Diba? Para maganda rin lalo yung meron tayong comprehensive appreciation ng benefits nitong SPES and GIP. Siguro para ma-encourage yung merong mensahe si Reynaldi para sa mga
katulad niyang sisikap na mga kabataan, yes, para ma-encourage ng mga magsikay. Sige nga. Sige, Reynaline, the floor is yours. Mag-encourage ka pa yung mga maraming nanonood sa iyo, maraming nakikinig sa iyo ngayon. Ayun po. So, I want to encourage all the students po na kung mabigyan kayo ng ganitong opportunity, i-take nyo kasi sobrang laking tulong nito sa inyo. And of course, ang laking tulong din sa family nyo since mababawasan yung burden ng pag-send nila sa inyo sa school kasi kaya nyo na. And then, matututunan nyo yung maraming trabaho sa office and i-prepare kayo nito para pagpasok nyo in the future after you graduate, hindi na kayo nangangapa. Ayun po. Like, just like me, ako po, sa stress po ako dati in GIP and now po, ako na po yung nag-handle ng stress and GIP sa LGU Aritao po. Wow! Master good. Na siya, partner. Mm-hmm. Master na. Ay, ako, sa akin po, binigay yung peso po. Wow, very good. Siguro nabilib sa'yo. Oo. At sa... Baka meron ka po, mensahe para sa Department of Labor. For the Department of Labor po, sobrang thank you for giving this programs po para sa mga kabataan kasi ang laking tulong sa kanila. And nakita natin na yung tulong na yon, hindi lang for their studies, panghabang buhay siya. Kung nakatulong ka sa isang bata, natulungan mo din yung buong pamilya nila. And pag natutulungan yung buong pamilya, these kids might be successful in the future and they can give back then sa DOLE after. Just like me, I was a beneficiary of DOLE last year and now I am working with DOLE. Uy. Para ako naman po ang makapag-give back sa DOLE and sa, of course, sa mga ibang kabataan. Galing! Yeah, very good! Congratulations! Congratulations sa iyo, Reynaline, at salamat. Thank you so much po. Thank you. Okay. Diba? Ang ganda, no? Yung kanyang kumpiyansa sa sarili, buong-buo. Hindi mayabang, pero confident. Mm-hmm. Very, very inspiring. So marami-rami pa tayong mga mai-interview na ganyan. And I hope doon sa mga nanonood at nakikinig, gawin yung inspirasyon. Itong mga naririnig nyo ng mga beneficiaries ng programa ng DOLE, SPES, at saka yung GIP. Na-miss yung mga ating episode? Pwede nyo itong balikan sa Facebook page. Hanapin ang Atty. Philippines. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-subscribe.